Magandang gabi. Ako nga pala si Nick Corbadura. Nais ko lamang ipahayag ang aking opinion o ang personal na kahulugan na sinin. At ang mga posibleng pumapalibot na mga paksa ako kung dito gamit ang iisang tanong. Ano ang sinin? Karaniwan na pumapasok sa isip natin sa tuwing nirinig natin ang sinin ay ang pagguhit, lalo na bilang isang mag-aaral ng programang arkitektura. Bilang isang masining na individual, sa simula pa lang ay nagpapakita na ako ng interes sa pagguhit. Ngunit kasabay ng pagiging biyasa sa isang anyo ng sining, ang opinyon ay nagbabago din. Ang sining ay hindi limitado sa kalalabasan o ang output kung hindi sa prosesong naganap bago ito nabuo. Kumbaga sa pagtula, ang sining ay hindi lamang sa mabubuo mo na teksto o talata, kundi ang proseso o mga ideya na dumaan sa isip mo habang isinasagawa ito. Ang sining din ay ang incremental na pagbabago sa kalidad ng iyong mga gawa na makikita lamang sa mga sunod-sunod na piyesang nabuo. Gayun din ang ideya noong malantad ako sa iba't ibang anyo ng sining. Nagkaroon ako ng interes isagawa ang mga ito. At sumunod sa interes ay ang kagustuang matuto sa pagsagawa nito. Na napakahalaga upang maging dalubhasa ang isang individual sa paggawa ng sining. Ang mga sining na aking gustong matutunan, ngunit hindi limitado sa ay ang pagsagawa ng pelikula, photography at ang kahit anong may kinalaman sa panitikan. Bilang isang masining na individual, hindi man ako sobrang husay sa isang sining, ay binawi ko naman ito sa kompetensya sa sari-saring anyo dito. Tulad nga ng si P sa Banyaga, Jack of all trades, Ace of none.